Let us pray first. Our Heavenly Father, we thank you for saving us from a potential devastating typhoon. We were expecting na marami ang mga mapapahamak at maraming ang ganitong nangyari, pero naka-recover kami kaagad. Lalo na mga churches, especially the Rebab community, may mga binahan ng mga church buildings, yet they are able now to have worship services. Salamat din sa magandang balita, yung Pampanga River, umatras na yung tubig niya. At salamat na hindi natutuloy ang mga pangamba ng marami. We pray na mapuno kami ng pagpapasalamat dahil napakaraming tubig ang binuo sa amin noong Miyerkules, yet you have preserved us, you have protected us. This is indeed a miracle from you, and we recognize it with all humility and with all faith sa inyo at sa inyong mga pangako. Lord, grant to us now a heart that is diligent to hear your word, a heart that is humble, and a mind that is willing to engage with your word. Nang sa gayon ay we will truly be fed by the word of God. We ask these things in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So, nung Miyerkules, July 24, ginulat tayo ng bagyong Karina sa kanyang malaundoy na hagupit. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil ang ulan. And this time, bagamat marami na ang binaha at napuruhan ang mga lugar sa NCR, marami ang nagsabi na higit pa ito kay 2009 ondoy at ginulat ng bagyong ito ang maraming mga tao. Tama ang na mas maraming tubig ulan ang pinakawalan ni Karina na umabot ng 471 millimeters of rainfall compared sa 455 millimeter rainfall ni Ondoy. Salamat na lang sa Diyos dahil comparison sa intensity nila, mas intense itong si Ondoy kaya mas marami itong pinansala. Isa sa nakapanlulumong observation or evaluation dito ay ang kawalan ng drainage system sa ating mga kalsada, including our nation's capital. Nakakapanggalit minsan na naging status ko na sa ating gobyerno na kapag may mga budget for this drainage, for this sa mga daan, parang status ko na alam natin, in-expect na natin marami sa porsyento dito ay pupunta sa corruption. Imagine, tinataas na lang natin ang mga daan natin pero walang maayos na plano ng drainage. Well, ang drainage ang kumokontrol at nag-aalis ng mga tubig na hindi natin kailangan sa isang lugar nang sa gayon hindi tayo bahain. At kailangan natin ng patuloy na ganito sa ating bansa. Kanya lang, ang nangyayari ay yung mga tubig na yan, patuloy tayong pinahihirapan. Well, kung ikaw ay nasa panahon ni Isaac, baligtad ang mararanasan mo. Dahil kung tayo, ang problema natin ay sobrang dami ng tubig, si Isaac, ang problema nila dito sa Genesis 26 ay sobrang kulang ang tubig. In fact, may famine dito sa Genesis 26. But as the title says it, sa kabila ng scarcity ng water, sa kabila ng scarcity ng pagkain at ng material blessings, gusto kong ipakita dito sa Genesis 26 that God continues to prosper and to sustain His people. Another encouraging na reminder sa atin mula sa passage ng Genesis 26. Let me read to you ang verses 12 to 33 ng Genesis 26. Let me read to you the word of God. And Isaac sowed in the land and reaped in the same year a hundredfold. The Lord blessed him, and the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. He had possessions of flocks and herds and many servants, so that the Philistines envied him. Now the Philistines had stopped and filled with earth all the wells that his father's servants had dug in the days of Abraham, his father. And Abimelech said to Isaac, "Go away from us, for you are much mightier than we."
So Isaac departed from there and encamped in the valley of Gerar and settled there. And Isaac dug again the wells of the water that had been dug in the days of Abraham, his father, which the Philistines had stopped after the death of Abraham. And he gave them the names of his father had given them. But when Isaac's servants dug in the valley and found there a well of spring water, the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen, saying, "The water is ours." So he called the name of the well Ezek, because they contended with him. When they dug another well and they quarreled over that also, so he called its name Sitna, and he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it, so he called its name Rehoboth, saying, "For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land." From there he went up to Beersheba, and the Lord appeared to him the same night and said, "I am the God of Abraham your father. Fear not, for I am with you and will bless you and multiply your offspring for my servant Abraham's sake." So he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there. And there Isaac's servants dug a well. When Abimelech went to him from Gerar with Ahuzath, his advisor, and Phicol, the commander of his army, Isaac said to them, "Why have you come to me, seeing that you hate me and have sent me away from you?" They said, "We see plainly that the Lord has been with you. So we said, let there be a sworn pact between us, between you and us, and let us make a covenant with you that you will do us no harm, just as we have not touched you and have done to you nothing but good and have sent you away in peace. You are now the blessed of the Lord." So he made them a feast, and they ate and drank. In the morning they rose early and exchanged oaths, and Isaac sent them on their way. They departed from him in peace. That same day, Isaac's servants came and told him about the well that they had dug and said to him, "We have found water." He called it Sheba. Therefore, the name of the city is called to this day. This is the word of God. Well, mga kapatid, alam niyo ba yung binasa natin, or the chapter, Genesis 26, is the one of the few places where the whole chapter is devoted solely kay Isaac. In other words, wala kang makikita na chapter sa Genesis na purely devoted sa kanya. Si Isaac, he's considered yung silent man compared sa dalawang patriarchs na si Abraham at si Jacob. So, gusto kong bigyan muna tayo ng context ang pag-aaral natin dito. Ang gusto nating itanong dito, what will happen when the man whom God has made covenant with suddenly dies? Masisira na ba ang kanyang pangako? In our passages na tinitingnan, sinagot ito ng Diyos sa issue na ang issue na ito by saying that God raises up another man to continue his purposes. Ganito yung plano ng Diyos. Hindi nakasalalay kay Abraham, hindi nakasalalay sa sino mang tao. Kaya after ni Abraham ay si Isaac ang ni-raise ng Diyos na maging heir of the covenant. Kaya next 10 chapters from Genesis 25 hanggang 35 will be about Isaac and his family. And alam nyo, itong family na ito, they represent the typical family in this life of ours. A family full of sinners. Yet there is one God who is full of grace. A God who is ready to forgive. A God who is ready to chastise and ready to redeem. Kaya sabi ng isang preacher, he said this, "Isaac is the son of a great father and the father of a great son." Kukumpara mo siya sa dalawa, si Abraham, si Isaac, Abraham is greater than Isaac, and Jacob, it appears, is greater than Isaac. So he is the son of a great father and the father of a great son. And this is most likely, when you try to compare them, mas maraming inalat na chapter sa buhay ni Abraham, Genesis 12 hanggang 25, and then mas marami ang inalat sa buhay ni Jacob at ang kanyang family, tapos konti lang yung dito kay Isaac. So yung mga patriarchs na ito, notably short ang pagdating kay Isaac. Kaya napakahalaga ng Genesis 26 sa atin, because binibigyan tayo ng malayang kabanata para sa buhay nitong si Isaac.
Sina Abraham may 12 chapters, si Jacob napakarami, si Joseph napakarami din. Kaya sabi ni A.W. Pink, we may remark that Isaac there is noted less of Abraham's triumphs of faith and less of Jacob's failure. So at least makikita natin itong si Isaac, ganito pala yung kalagayan niya sa biblical history. So last time we took up Genesis 26, at nakita natin doon yung pinaka-significance ng birthright na pinag-aawayan ng kambal, si Esau at si Jacob. Nagkaroon ng theophany si Yahweh kay Isaac para i-reiterate yung gracious, glorious, and life-giving promises ni Yahweh that they will produce or He will produce a people for His name, a possession, and a savior of the world, and the grand plan of redeeming sinners. In our words, the Genesis 26:1-11, pinakita sa atin, ito pala yung sinayang ni Esau para sa isang plato ng pagkain. He despised the covenant. And we saw how special and consequential ang covenant na ito. Dahil sa verse 3, nakita natin dito si Yahweh, sinabi niya kay Isaac, I will be with you, and I will bless you. Imagine niyo, despite his deliberate sins, God still came to the scene to graciously expose yung kanyang kasalanan kay Abimelech at maitama ito para hindi siya magpatuloy sa kasalanan. And from there, we learn another redemptive message sa sermon natin last week that with the same sin, there is that same grace ng Panginoon. So we learn because of God's covenant to His people, nothing can frustrate His promises, including our sins. Not even our sins makaka-frustrate sa pangako ng Diyos. Now, in this passage of verses 12 to 33, in our passage, the author is not yet finished in explaining the gracious provision of being in the covenant. So in other words, parang ang ginagawa dito ni Moses, na author ng Genesis, nais niyang ipakita ano-ano ba yung mga nakapaloob dito ng mga advantages, provisions. Di ba, pag meron kang policy sa insurance, gusto mo, ano ba yung benefits nito sa akin? Ano ba yung mga gusto ko ma-maximize yung benefits para magamit ko? So dito, ipapakita sa atin ng Genesis 26, 12 to 33, yung buong-buo na mga bagay na hindi pa nasabi sa mga nakaraan. In Genesis 26, Moses will repeatedly mention one thing about the life of Isaac now, that he is now the recipient of the covenant. At alam nyo kung ano ang isa sa benefit ng pagiging heir ng covenant? And this is one thing na pinapangarap nating lahat at pinapangarap ng lahat ng tao. It's just simple one statement. A blessed life. Pag binasa mo ang passage natin, makikita mo paulit-ulit, the Lord blessed Isaac. The Lord blessed Isaac. The Lord, He was made rich. He was made wealthy at a time of famine. Alam natin, God can make one person blessed, rich, and wealthy, pero ang mas nakakapagtaka, at a time of famine, doon niya pinayaman itong taong ito. Of course, I have to quick na sabihin na this is not a promise ng health and wealth gospel because hindi natin makikita yung ganong exchange. Ang gusto kong i-emphasize dito is that sa kabila ng kasalanan ni Isaac, ang dapat nating expect na matatanggap niya ay parusa, yet because of the covenant of God, what He has promised na biyaya ng Diyos, yun yung natanggap nitong si Isaac. It is noticeable that Genesis 26, tingnan nyo, nagpersist yung blessing despite the presence of his enemies. Tapos, verse 1 ng Genesis 26, ano? It's a famine. And then by the end of Genesis 26, Isaac is a rich man. Isaac is a blessed man. Isaac has this abundance of water, Rehoboth, fruitful, Beersheba. So when the chapter starts, the life of Isaac was in dire straits. But by the end of Genesis 26, Isaac is settled and richly blessed. Mga kapatid, hindi kaya ganito rin ang magiging buhay ng lahat ng nakay Kristo?
na sa Panginoon na nagsimula tayo with all this direness sa buhay natin because of sin, yet sa glorification, at the end of our journey sa pananampalataya, we will always end up with all these kinds of blessing without the regrets of following the Lord Jesus Christ. So in other words, the text tells us of the unmatched and the special advantage of being in the covenant of God with Abraham. Alam nyo, isa sa pinakagusto kong emphasis kasi hindi naman bago sa inyo yung pagpalain ka ng Diyos. Ang gusto kong makita ninyo dito is that there are two variables. What's happening dito? There are two variables dito sa pinag-uusapan natin na ito. There is the sin of Isaac and then there is that covenant from God. What happens now is that ano yung mas mananaig? Ano yung mas makikita natin na lilitaw at aangat? Mas mananaig ba ang thank you. Mas mananaig ba itong paki-lower na lang? Mas mananaig ba itong kasalanan ni Isaac? Dahil sa kanyang kasalanan, gagawa ang Diyos ng paraan para parusahan siya? Or mas aangat ang mga pangako niya at biyaya sa taong ito? In other words, this is the special advantage of being in the covenant of God. Ganito pala ang Diyos whenever you are in His covenant. He confirms His promises by the necessary blessings. And this time, the blessing of God is seen in the prosperity of providing crops, flocks, and servants. And that is the message. Because of His covenant, God can prosper His people even in the face of hostility and scarcity. Ito yung makikita natin dito sa passages na ito. This man is faced with scarcity and hostility, yet this man is being prospered by the Lord. So the Isaac narrative invites a reflection on a world teeming with generously given life, sabi ng isang commentator. Pinapakita dito na may abundance sa buhay ng isang mananampalataya, someone who is in his covenant. Pag tinignan natin ito sa New Testament, it will not always be physical, material abundance, but there is a special kind of abundance na sa mga taong nasa Panginoon. And this is a message not about on how to get more money from God and to prosper like the ones who often hear from the health and wealth gospel movement. It is about the God whose attribute of grace is greater than our sins. His covenant proves superior and supersedes lahat ng curses and condemnations in this world. Kaya ang appeal ko sa inyo, mga kapatid, my aim for this message is simply to remind you of the goodness of God. Alam natin, when there is this goodness of God, there is this sinfulness sa atin. But have you tried to consider ano ang mas mananaig dito sa dalawa? Ano ang mas makikita natin na mga power na lilitaw? Well, dito sa passage natin, it appears na sa kabila ng kasalanan, scarcity, and hostility, mas umaangat lagi ang biyaya ng Diyos. So, this is my aim. How is God's prosperity seen in His people despite these pressing challenges? There are two amazing ways. God's fruitfulness amid scarcity, and number two, God's presence amid hostility. Tingnan nyo, ganito pinapakita ng Diyos yung kanyang prosperity. Pinoprosper niya tayo by making us fruitful and by giving His presence sa atin. So tingnan natin, while everyone in the region is suffering from famine, Isaac is in curiously opposite state. He is blessed, he is rich, he is wealthy, and he is fruitful. So verse 12, Isaac sowed in the land and reaped in the same year a hundredfold. The Lord blessed him. So to have an abundant harvest in this semi-arid land of Palestine further emphasizes yung fruit ng promised land.
For your information, this is the first time yung seed sowing na mention sa Bible at na mention siya sa disyerto. Could you imagine yung blessing ng hundredfold? A hundredfold is not unusual actually. Di siya unusual. May mga taong nakakaranas ng hundredfold. But during a famine, this is clearly a powerful divine miracle. And then sa verse 13, the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. So rich and wealthy was Isaac na yung Philistines, they became envious sa kanya. At hindi ito basta-bastang dami ng kayamanan lamang. Actually po ito, parang may pagkatag life, no, itong si Isaac sa panahon na to, because hindi lang to pambihirang abundance ng kayamanan. Ang Hebrew nito is from the word, yung root word niya na gadal, which means great. Imagine mo, nasa famine, yung mga tao naghihirap, nauubusan ng pagkain, pero ikaw nagiging abundant ka. Iba yung parang nasa Wall Street ka o nasa business capital ka na lahat ng mga kaibigan nyo, nagtatagumpay kayo pero mas nakakaangat ka lang. But this time, iba yung disparity. Tumataas yung kayamanan niya, lumiliit yung kayamanan ng iba. Kaya napakabilis ma-identify nitong si Isaac is becoming increasingly a powerful man doon sa lugar nila. And then so verse 14, he had possessions of flocks and herds and many servants that the Philistines envied him. Sabi ni Bruce Waltke, ang prosperity niya ay twofold. Successful farmer siya and prosperous herdsman. Ito yung tao na may agricultural, may poultry. At sabi ni ng isang commentator, about 3,000 servants daw ang meron itong si Isaac. So this is, you see, this is not the normal attitude ng this is the normal attitude ng humanity. Kapag nakita mo ang isang foreigner, imagine mo, imbes na ikaw ang pinagpapala with the same land, with the same property, pero nakikita mo, bakit siya yung pinagpapala, tayo may famine, foreigner lang yan. Mangyayari talaga, maiinggit ang mga locals sa mga foreigner pag pinagpapala sila, and it appears na kahit anong gagawin niya o mangyayari, may Midas touch, di ba? Lagi yung mga wells, tinatakpan, bumubulwak ng tubig, biglang nakikita. Nothing could stop this man. Lahat ng hawakan niya, pagpapalain ng Diyos. So verse 22, and he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So this well will be named Rehoboth. What Rehoboth means is fruitful. Naging fruitful to kasi enough yung water sa kanila, hindi na nila kailangan mag-away. And then sa verse 28, we see plainly that the Lord has been with you. Sabi ni Abimelech, sabi niya sa verse 29, you are now blessed of the Lord. Mismong hari ang lumapit sa kanya, nagbigay ng comment. Alam mo, ako makakapagpatotoo ako, ikaw talaga ay pinagpapala ng Diyos. Even yung enemies niya. Verse 32, that same day Isaac's servants came and told him about the well that they had dug and said to him, we have found water. Ito yung Sheba, kung saan nang galing at nagpinangalang Beersheba. In other words, niloob talaga ng Diyos na pagpalain ng lubos si Isaac in the time of famine, so that it will be very clear, this is not a coincidence. This is something na binigay ng Diyos. Hindi dahil magaling siyang magtanim, hindi dahil magaling siyang mag-alaga ng flock. No, hindi sa anumang bagay, kundi tanging biyaya, pagkilos ng Diyos ang gustong idiin ng passage sa atin dito, that it is God who prospers His people even amidst extreme material scarcity. And that is the point. The Lord's ability and willingness to prosper His people and make them fruitful will always prove to be greater and overwhelming than any sin and scarcity. Again, it is not bago sa inyo that the Lord is able to prosper you. Pero alam niyo kung ano nako-contribute ng text na ito para sa akin is that very clear na mas nananaig yung mas great yung ability and willingness ng Panginoon na i-prosper ka kaysa singilin ka sa kasalanan mo, kaysa ibaon ka dahil sa famine at scarcity na meron ka. We all know na ang Diyos ay nagpapala sa kanya at kayang i-prosper ang sino man. But what the real issue here is the shocking reality that puzzles us all. There are two problems. There is sin. There is scarcity.
First, paano yung scarcity of food? This is an extreme famine that even Abimelech and his people suffered. But you see, pinakita ng Diyos sa Genesis 26 na kahit may economic depression, God remains so big, so strong, and so mighty that there's nothing that God cannot do for you and His people. He is this good na kaya niyang i-prosper ang kanyang lingkod kahit laganap ang famine sa lahat ng lugar. Kaya niyang utusan ang mga uwak para pakainin ang kanyang lingkod habang isang buong bansa ay may food shortage. 1 Kings 7:3-4 about Elijah, sabi ng Panginoong Yahweh, "Depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of Jordan. You shall drink from the brook, and I've commanded the ravens to feed you there." Mga kapatid, ang nagpakain sa kanya in the midst of drought, ravens, inutusan ng Panginoon mga uwak, mga unclean na mga ibon. Kaya niyang bigyan ng annual supply of food ang Israel for 40 long years. So wilderness, talk about scarcity. Deuteronomy 8, 2-4. "And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you 40 years in the wilderness, that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. And He humbled you and let your hunger and fed you with manna, what you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of God, Lord. Your clothing did not wear out on you, and your foot did not swell these 40 years. Yung may power ng Diyos, 40 years, hindi nagpapalit ng damit. Kaya nyo ba yun? Yung sandalyas nila, kasamang lumalaki doon kay si Baby Rica siguro, pag lalaki, kasama yung kanyang ano, di ba? Napakaganda, napakalaki ng pagpapalang binibigay ng Panginoon. So, dito mga kapatid, pinapakita, it's not the economy that this dictates the blessings of God upon His people. It is His will. Pinapakita niya that there's no scarcity can prevent a God-given prosperity and fruitfulness. Mas mauuna pang tumigil ang araw bago mapigilan ng scarcity ang kalooban ng Diyos to prosper, bless, make rich, and make His people fruitful. Now, let me just clarify, we must put this principle in its right place. We are not saying that these kinds of blessing will happen to every son of Abraham in the most practical sense na dahil ikaw ay alagad ng Panginoon, payayamanin kanyang katulad ni Isaac. God forbid that we all turn the attributes of God to a health and wealth gospel. What we are saying here is God's ability and pleasure to do good to His people kapag niloob niya. In fact, sa New Testament, itong mga material blessings na ito, they will have a more and greater form of blessings and appearance because they are spiritual blessings. Now, ito yung pinakagusto ko, yung second. Not only yung scarcity, but another thing that puzzles us is this. How about the sin? Papaano ang kasalanan ni Isaac against Abimelech and the nation? Well, let me put it this way. Pwede ko sabihin, ganito na lang ba yung sitwasyon? Look at this. Observe nyo yung passage. The previous text from mula verse 12 pataas, before verse 12, ano yung nireport sa atin mula verses 6 to 11? The previous text reports the intentional lie of Isaac perpetrated in Gerar. Dahil sa sovereign intervention nga ng Diyos, nahuli siya ni Abimelech, di ba, na mag-asawa pala kayo, pinagluloko nyo kami, pinatawag niya, nirebuke, napahiya itong alagad ng Diyos, at siya ay pinalayas sa Gerar. Well, it reminded us of Genesis 12 kay Abraham when Pharaoh discovered the same kind of subtlety kay Abraham. And according to the Hebrew usage na doon sa Genesis 12, nung napahiya si Abraham, umalis daw siya sa Egypt na parang yung head bent down and shoulders slouch. In other words, it was a national disgrace. But look what the author said sa Genesis 13, right after ng sin ni Abraham, right after ng kanyang debacle, Genesis 13:1-2, pakinggan nyo.
So Abram went up from Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him into the Negev. Now Abram was a very rich man in livestock, in silver and gold. After ng kasalanan, ang in-emphasize kung paano siya pinagpala ng Diyos. Pagdating kay Isaac, it's the same thing sa verse 12. Isaac sowed in the land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him. Sa totoo lang, pwede ko sabihin, in my own sinfulness at in my own pride and self-righteousness, alam niyo, sa totoo lang, nakaka-offend sa akin ang verse 12. Di ba kayo offended sa verse 12? Ang career report sa kanya, yung kasalanan niya, yung kanyang deliberate sin. But bakit ang nireport ay verse 12, pinagpala siya? I was expecting, dapat i-punish ang taong ito. Dapat hindi siya makaranas ng ganito. Bakit siya pinagpala pa din? Hindi lang pinagpala, by the way. He was not only blessed. He was made rich and wealthy. Paano to? Brothers and sisters, please take this slow. Because God is teaching us something that is so unnatural here. Have you noticed? Ni wala mang rebuke ang Diyos sa kasinungalingan ni Isaac. Wala man ni record si Moses na nagkaroon ng editorial comment. Kung talagang ako si Aiso, talaga magpoprotesta ako. Si Aiso nagkaroon ng editorial comment, di ba? And he despises birthright. But dito walang editorial comment. Diba? Magbubulag-bulagan ba kayo sa kasalanan ng lalaking ito? But wala mang ganitong komento. Hindi pa nakontento, wala nang ang komento, agad na ni-report ay ang pambihirang blessing niya. Now, this will raise not only eyebrows but theological protests. How can these things happen? What happened to the righteousness of God? Akala ko ba siya ay patas? Akala ko ba siya ay hindi bulag? Akala ko ba siya ay hindi nangungunsinte? Na kahit gumawa ng kasalanan ng kanyang mismong alagad, siya ay sila ay hindi niya kinukonsinte. Well, let me tell you this. One of two things ang totoo dito. Either God has become blinded and has really condoned the blatant sins of Abraham and Isaac. Or secondly, the God of Abraham and Isaac is just a God who possesses an attribute of grace which is greater than all the sins of His people that they can ever commit in life. Ang sagot natin sa unang option for, of course, is God forbid that we would have a wicked thought about God na konsentidor siya, na bulag siya. God forbid na tayo magkaroon ng ganon. God remains and will always be righteous forever. He is no respecter of persons. He is pure holiness. But He is also pure grace. He is also pure mercy. He is also pure compassion, pure love, pure commitment and loyalty to His word and promises. And mga kapatid, seeing this is indeed shocking. But let me tell you, this isn't it exactly na ito yung point ng mga chapters na ito? But let me remind you, paano ba tayo nag-start sa series na to? Di ba tayo nagsimula sa Genesis 25 that grace operates not after the order of nature? Hindi ba ang grace, it goes against our human nature, our self-righteousness, our pride. It is so unconventional, it is unexpected. Natataas ang kaba ng kilay dito at katulad ko, well, dapat ka magtaas ng kilay because this is something that is outside of our human nature. We are so given to sin and the nature. We are so given to sin na kapag nag-operate ang grace sa atin, sobrang nag-a-adjust tayo, di natin maintindihan. Na to the point na akala natin nagiging bulag ang Diyos, pero ganito lang pala talaga mag-operate ang grace. Alam nyo, dito ako namamangha at patuloy namamangha. In fact, we will forever be amazed with this truth. Abram, after being a colossal embarrassment and after being the makapal na mukha in Egypt, Isaac, after being the most walang utang na loob na lalaki sa Gerar, and the most undeserving of all men, the Bible says that they still both received not only the mercies of God, but also the blessings that gave them so much advantages, so many riches, so many wealth. Well, mga kapatid, if you cannot still figure this out,
This is exactly the deal that was nailed to the cross 2,000 or 4,000 years later and was offered to all wicked and deserving hellbound sinners. Hindi ba ganito yung gospel na pinaniwalaan mo? Na sa kabila ng karumihan mo, kasamaan mo at kasalanan, mas umangat yung pag-ibig at biyaya ng Diyos sa kabila ng mga nagawa mong kasalanan. Hindi ba't ganito tayo nag-ooperate sa totoo lang ngayon? Na hindi naman talaga tayo pinagpapala ng Diyos dahil may ginawa kang mabuti. Pinagpapala ka pa rin ng Diyos ngayon sapagkat si Kristo Jesus ang tumatayo para sa iyo araw-araw, oras-oras, minuminuto. Kung maghahanap ka ng pagpapala dahil matuwid ka at may nagagawa kang mali, let me tell you, ang hinihingi mo ay dilubyo. Ang hinihingi mo ay kasalanan. A few days ago, I heard a conversation. Huwag kang pupunta sa lugar na yon, sabi. Sabi, takot nga akong pumunta sa lugar na yon dahil maraming LGBT, maraming yun, makasalanan. Baka daw parusahan ng Diyos yung lugar na yon. And you know, I said, nag-intervene ako. Alam mo, huwag ka matakot pumunta doon. Kasi kung ganun ang patakaran ng Diyos, dapat bubuwagin na niya yung lugar na ito ngayon. If you think that God is protecting or is punishing a place because of sin, then therefore, you don't have to go to the United States. You don't have to go to the LGBT community. Just in your own place, there stands a man who is full of sin. Ganito, mga kapatid, ang operation talaga ng grace sa kabila ng karumihan mo kasalanan. What was offered on the cross of Jesus Christ is a forgiveness of sin, a righteousness that clothes the sinner into the holy, into a holy child of God who has access to all the blessings, the riches, the honor, and the spiritual wealth of God. Here is an untarnished biblical lesson for sinners. God's covenant promise supersedes your sins. God's covenant promise supersedes your disobedience. At the end of the day, when sin and disobedience are put in one scale and you put grace on the other and you put the sin on the other part ng scale, the scale will not be balanced. Actually, one will outweigh the other. One will be heavier than the other. One is greater than the other. And the hymn does not say, sin that is greater than all of grace. No, brethren, it is grace that is greater than all our sin. Mananaig. At ito yung nakakatuwa dito. God is not being blind sa sin ni Isaac. This is just how grace truly operates. So when you read Genesis 26 at sasabihin mo, bakit ganito? Nabulag ba siya kay Isaac? No. God will give the right chastisement to this man, but this is the nature of grace. Kaya alam nyo, napakalaking comfort nito sa akin. Because it is almost always human nature sa atin na parang magpapakabanal ka ngayon and you expect you will be blessed because of what you have done, of what you have done, of what you have done. Kaya in this challenge, mga kapatid, in time of scarcity, prioritize being spiritually wise over being economically savvy. Hindi yung paano ako makakatanggap ng ganitong magsasurvive, mag ganitong blessing. Marami sa atin would rather train ourselves on how to beat a famine or any scarcity in the present time by being a digital expert, technologically informed on how to be a step ahead from the rest of the world. Yung iba lalabanin natin to by saving so much or investing so much, buying life insurances. Let me assure you na tama at magaganda ang mga bagay na yan. Nothing wrong with that, but let us not kid ourselves. Kahit gaano ka kagaling sa finances, sa businesses, sa pag-iipon o sa pagtatrabaho sa panahon ng famine, hindi yan ang susi sa blessings at fruitfulness. Hindi sapat na magaling ka lang sa mga bagay na yan. You need to come under the wings and the righteousness of Christ. Ilang beses na nating nakita ito sa gitna ng isang economic recession. Ilang mayayaman ang mas piniling tapusin ang kanilang buhay kaysa lumapit sa Diyos at makaranas ng blessedness, fruitfulness, and happiness. In 2005, a man named Teodoro Borlongan committed suicide, instantly killing himself because of money problems. And you know who he was?
Teodoro Borlongan was the president of a commercial bank in the Philippines nung panahon na yon. He committed suicide. A man who is president of a bank. Therefore, ang issue hindi ang food shortage or scarcity, kundi ang kalooban ng Diyos. Even if there is an abundance of food, kung ang favor ng Diyos ay wala sa iyo, mabubusog ka, but life will continue to go on against you because there is no real joy. Kaya warning ito sa ating mga nagtatangkang lumabas o lumaban sa kalooban ng Diyos. Kahit gano'ng kakasipag, kahit gano'ng kakadeterminado, kung magiging mabigat ang kamay ng Diyos sa iyo, laging magkukulang ka. Lagi kang mawawalan. Lagi kang walang kakontentuhan. What you gather only ends up being scattered. In the language of Haggai 1:6, you have sown much and harvested little. You eat but you never have enough. You drink but you never have your fill. You clothe yourselves but no one is warm. He who earns wages does so to put them in a bag with holes. Here are the people of Israel not knowing their priorities. Alam niyo bakit pinauwi sila from exile? Binigyan sila ng kanilang number one na target, ang gusto ng Diyos, sige, pakakawalan kayo sa exile, but your mission is to build the temple. Ezra, di ba? Book of Ezra, building the temple. Nehemiah, building the wall. Pinabayaan nila. AD 500 or BC 530 hanggang umabot ng 520 for 10, more than 10 years, nakatiwangwang yung inumpisahang bahay ng Panginoon. At sinabi niya, ba't kayo nagtataka ngayon kung may drought? Bakit nagtataka kayo? Bakit matumal ang benta ninyo? Bakit nagtataka kayo na kumikita kayo pero parang bulsang butas ang meron kayo? Bakit pag nagpatayo kayo ang bilis masira nito? Bakit you have sown much but you have gathered atrasado yung ani? Nasabi niya, you have missed your priorities. Sabi niya, consider your ways. Alamin mo. Ano ba yung purpose mo? Bakit nandito ka sa mundo? If God's hand is upon you as His servant, then there's no scarcity of food that can prevent you from being fed and from being supplied for your need. In other words, huwag kang matakot sa famine. Mas matakot ka kung wala ka sa kalooban ng Diyos. Kung wala yung kanyang, yung di siya napi-please sa'yo. Kung wala ka sa kanyang covenant. Sabi ng Matthew 8:8, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word. And my servant will be healed. Ano judgment ni Christ dito? Sabi, wala pa akong nakitang ganitong pananampalataya in all Israel. Ito yung issue talaga eh. Hindi naman yung may economic recession. Those things happen. Kung nahihirapan ka ba sa kalagayan mo ngayon, may scarcity ba ng pagkain? Pwede mo sabihin, only say the word, Lord. May scarcity ka ba sa finances? Only say the word, Lord. May scarcity ka ba sa work? Only say the word, Lord. May scarcity ba sa answered prayer? Only say the word, Lord. Ito ang issue. Kung hindi ito sasabihin ng Panginoon, kahit abundant pa lahat, mayroong pagpapala sa lahat ng tao sa mundo, you will remain empty because it is the will of the Lord ang nagsasatisfy sa puso ng kanyang mga anak. Another challenge, mas panghawakan mo ang biyaya at kahabakan ng Diyos. Habang ang kasalanan natin ay masama, kailangan itong talikuran, isuka. Huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong conscience. May mga Kristiyanong tingin dahil sa kasalanan ko. To the point that you think that you continually sin and therefore, ang Diyos angry siya sa iyo, pinarurusaan ka niya, hindi ka niya gustong i-bless, talagang, alam mo yan, pahirap ang ginagawa niya. But this is nothing but a faulty theology arising from a weak view of grace. Kung naiisip mo ng kakayahan ng Diyos na pagpalain ka at gawin kang fruitful ay nakadepende sa dami o konti ng kasalanan na gagawa mo, I don't think may matatanggap ka pang pagpapahala. In fact, parusa ang dapat mong matanggap kung ganyan ang mathematics mo sa harapan ng Diyos. But be encouraged, mga kapatid. God deals with us as sons and not as orphans. We look into His wonderful face, confident na kahit ang dami ng ating kasalanan, tutuparin pa rin natin na pa rin niya ang pinledge niya sa iyo na covenant. Lalo na sa ating panahon,
God has pledged in the new covenant of Jesus Christ that there will be no sin, no scarcity that can separate us from the love of God. Tama yung sabi ng hymn, oh, what a love! What a cause that we stand forgiven at the cross. Hayaan mong mabasag ang puso mo. Hayaan mong lumuha ka sa ganitong relasyon ng Diyos sa iyo. Buti na lang hindi ganito, hindi kanya dinideal with according to your sins. Tama si John Piper, how many times we have a relationship of God with grace, pero araw-araw we try to live like a debtor's, to have a debtor's ethic. Lord, babawi ako. Lord, ganito. As if pinakikinggan ka ng Diyos dahil doon sa ganun bagay sa'yo. In fact, pati yung pagsisisi mo ng kasalanan sa nagawa mo kanina at ganun, nagbabago ba relasyon ng Diyos sa'yo? Hindi. Because when God has forgiven you once nung ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan, that was the time God has forgiven you everything, at least sa iyong relationship niya sa'yo. Pag humingi ka ng kapatawaran ngayon, it is because God wants to have a clear and a blessed fellowship sa'yo. Ganito mag-operate ang grace. Gusto talaga ng grace na lulunurin ka. That's why naiintindihan ko ngayon bakit may mga taong nagiging antinomian eh. Bakit nagkakaroon ng hyper grace? Dahil sa pagka-celebrate ng grace nila, they have forgotten the law. But we should not forget the law, but as long as we understand, ganito pala ang grace. Ibabase niya yung blessedness, fruitfulness, and prosperity, not sa ating obedience, kundi sa ating relasyon sa Kanya through His Son, Jesus Christ. So if God through His covenant continuously blessed us and prospered us, mag-ingat ka on how you handle such blessedness and prosperity. Let me tell you this, kahit sabihin mong hindi ka kasing banal ng taong ito, chances ay ang Panginoon, itatawid ka pa rin niya yung biyaya niya kasi nangako siya kay Christ eh. Nandun kay nabibigyan ka ng pagpapala. Kaya even those sinners, unfaithful people sa church, minsan nadidiscipline, minsan nagkakaroon ng ganito, yet we continue to treat them with grace because that is how God has treated them sa kanyang biyaya. So you see, kung ganito pala, chances are, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon. Not because of your sin, but despite your sin. At dito kikilos ang tunay na alagad ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos. Hindi siya lalaki ang ulo. Ang tunay na anak ng Diyos, tatakbo siya lalo sa kasalanan, knowing yung mula sa kasalanan because knowing yung sin na yon, it is what killed ang anak ng Panginoon. Sabi ni Cotton Mather, faithfulness begat prosperity and the daughter devoured the mother. Kapag ang Panginoon pinapakita niya yung faithfulness niya sa iyo, chances are magkakaroon ka ng prosperity, but the daughter usually devours the mother. Yung prosperity mo, bantayan mo. Hindi problema ang pera. Ang problema hindi yung prosperity. Ang problema, sabi sa Deuteronomy 8:13-17, ang sabi niya, beware lest you say in your heart. In other words, the problem is the heart. The problem is what you say in your heart. Nagkaroon ka ng magandang trabaho. What do you say in your heart? Di na ako katulad dati. Eto na ako. May maganda kang sweldo ngayon, maganda kang career, may maganda kang pamilya, may maganda kang advantages ngayon. What are you saying to yourself or to your heart? If your heart makes you proud, if your heart gives you all these things na mas napalayo ka sa Diyos, napakadelikado ng lagay mo. But the good thing is, merong Kristo na handang magpatawad sa iyo at lumapit ka sa Kanya para sa kaliligtas mo. Sa mga anak namin dito, do not let the prosperity of your family make you numb and unconcerned sa mga eternal spiritual things. Andito pa rin ang pag-ibig ng Panginoon sa inyo. Make Christ your priority. And secondly, quickly, God's presence amid hostility as prosperity and fruitfulness followed Isaac. So his hostility in the Philistines and Abimelech. Makita nyo may 5 sins dito pero napakaraming mga wells. Diba na just to have a quick tour,
a desert country ito. If you want to paralyze your enemy, ang gagawin mo, cut mo yung water supply niya. So ito yung ginagawa ng mga Philistines, kinakat yung water supply. May mga wells na doon si Abraham, pero nainggit sila. Gusto nila na isara ang mga ito. But look at this. Ano mang gawin ni Isaac? They dug the wells of Abraham sa verses 17 to 18. Philistines had stopped after the death of Abraham. So verses 19 to 20, the strife over the wells. Yung servants ni Isaac, they dug the well and then nagkaroon ng quarrel. Ang salitang isek, it means pala contention. Nag-away-away sila, sitna. Yung sa verse 21, they dug another well. They quarreled over that also. Ang ibig sabihin ng to oppose. Pero later on, may Rehoboth, which is fruitful. And then, after na naging fruitful, nakita niyo sa verse 24, the Lord appeared to him the same night. Sabi niya, I am the God of Abraham. Napakahalaga nito sa Genesis 26 yung confirmation na ikaw talaga, Isaac, hindi si Ishmael. Ikaw ang kausap ko. Ikaw magmamana ng ganito. Sabi ni R. Kent Hughes, God was making it clear to Isaac, he was present to him, past, present, and future. Verse 28, the Lord has been with you, past. Verse 24, I am with you, present. Verse 3, I will be with you, future. So therefore, ang gusto kong ipakitang summary sa inyo dito, the Lord was not only blessing Isaac amid scarcity, he was also protecting him from sure trouble and from hostility as a blessed man so he can pursue and enjoy yung mga blessings na yon. And that is the point. The Lord's presence in the life of the believer is his greatest protection from any form of opposition. Alam ko ang automatic reaction when there's opposition. We will try to i-please pagbigyan yung opposition para magkaroon ng compromise, alam mo, peace. But here we are reminded of this precious truth. Ang kailangan natin ay makita yung enormous advantage nito. Ang blessed peace na binibigay ng presence ng Diyos. Alam niyo ba, there is something in the presence of God that cannot be touched by any enemy no matter how powerful he is. Kahit pa siya si Vladimir Putin, kahit pa siya ang presidente ng Amerika, there is a kind of peace and assurance and the presence of God that allows a Christian to experience na hindi may paliwanag ng mundong ito. Ito yung presensya na nagtulak kay Polycarp na kahit matanda na siya, hindi siya matreten sa kaaway niya na sinabi, papatayin, susunugin ka namin. Ito yung presence ng Diyos na nagbigay ng courage sa pamilya ni Jim Elliot and company para balikan ang mga Auca Indians na pumatay sa mga asawa nila, di matakot sa threat na sila'y mamamatay din. You see, ito yung protection talaga natin. Ang protection natin, hindi yung arms of flesh. Ang protection natin is not money, it's not the economic advantages. The presence of God is reality in this world that is not from this world. Hindi maintindihan ng mundo ito. This is something that you should possess. Ito yung dapat na meron ka. You can have theology without the presence of God. But if you have the presence of God, you have this theology, you have these blessings. Hindi yung napakagandang, nakita niyo si Iron Man, di ba? Iron Man siya. Iron talaga. Protected siya. Iron. Pero ang pinaka-protection niya, hindi yun eh. Protection niya yung ark. Pag nawala yun, it's just a piece of iron or junk. At ganito tayo, ang presence ng Diyos, yun ang pinaka-protection natin. Hindi itong maganda yung trabaho mo, hindi ito yung mayaman ka, hindi ito yung maganda yung kalagayan mo ngayon. Challenge, do not fear hostility more than you fear the felt absence of God in your life. In other words, kung pinakamahalaga yung presence of God, ang pinakatitingnan ko dito, hindi yung hostility, ang titingnan ko yung mawala ang presensya ng Diyos. Ang presence ng Diyos ay lagi sa atin because of Christ. We are being indwelt by the Spirit. Di mawawala yan. We do not believe in losing salvation. But there is what the Puritans call felt absence of God. That God will allow us to experience na napakalayo niya sa atin so that we will seek Him. At ito yung gusto natin. Pag may presence ang Diyos sa iyo, hindi ka masisindak. Ito yung totoong protection. It's just like a big brother na puprotektahan ka sa mga bullies para hindi ka matinag. Ang hostility at persecutions, mga seryosong bagay,
But because of the presence of God, hindi mo kailangang matakot. Ito yung dapat mong hanapin. Lord, let me ask you as I end, ang presensya ba ng Diyos ay mahalaga sa iyo? Ang presensya ng Diyos kay Kristo, meron ka ba? Because if you have, doesn't matter kung mayaman ka, mahirap ka, educated ka o hindi. Ang presence of God, ito magbibigay sa iyo ng peace that passes all understanding. Kakayanin mong tanggapin ang mga masasakit na nangyari sa mundo. Kaya mo natanggapin ang mga bagay na ito. So after all, let me conclude that God's covenant is the final word in the believer. Hindi ang scarcity, hindi hostility, hindi impiety. God's grace is greater than all our sins, which means ito ang aangat sa kabila ng maraming mga kalaban ng biyaya ng Diyos. Let's pray. Father, we thank you sa message na ito. We thank you that you have challenged us to really look doon sa gitna ng mid hostility, scarcity, and impiety. Umaangat ang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Ganito ang biyaya mo. And prosper us, not materially, primarily, but prosper us in the grace of God. May we have this and the presence of God. Na matakot kami kapag nararamdaman, nakikita namin lumalayo kami sa kalooban mo. Thank you, Lord. We ask this in Jesus' name.